At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Magandang araw sa inyo, mga apo. Sa pagkakataong ito, ay ikukwento ko sa inyo ang tungkol sa isang lalaki na sobrang kasamaan at siya'y naging alipin ng demonyo. Kaya yan lang kayo, mga apo, at sisimulan ko na ang aking kwento. Raquel, nandito ka pala sa labas ng bahay. Malalim ng gabi. Matulog na tayo. Gising ka pa pala, Lauro. Nagpapahangin lang ako. Maalinsangan kasi sa loob, kaya ako lumabas. Kanina pa kita pinagmamasdan. Nakatikal lang ka sa langit. Na parang may kausap ka. Sino bang kailangan kausap mo? Huwag mong sabihin kailangan kausap mong sarili mo. Iba na yun. Ha? Wala akong kausap. Napatingala lang ako dahil may nakita akong bulalakaw sa taas. Tapos, parang doon bumagsak sa palaisdaan natin. Ay, nako. Kanina pa kita pinagmamasdan. Wala naman akong nakikitang bulalakaw dyan. Baka, guling-guling mo lamang yan. Ha? Hindi ah. Talagang may nakita ako. At doon nga bumagsak sa palaisdaan natin. Nakakikilabot naman yun, Tita. Halika na. Pumalik ka na tayo sa bahay. Raquel, nasaan ka na? Raquel! Lalo, anong ginagawa mo dyan? Sinong kausap mo? Maghahating gabi na, halika na. Si Raquel, nandun na sa loob ng bahay. Sino yung kausap mo dito? Sino? May malaking paniki dito. Ito bang kausap ko? Paniki at hindi si Raquel. Inay, totoo po ang sinabi ko. Talagang nakita ko si Raquel na lumabas kagabi at nakita kong nakatingala sa taas at parang may kinakausap. Lumabas din ako at inaya kong pumasok na kami sa bahay. Pero bigla siyang nawala sa tabi ko at nakita ko na lamang na paniki palang katabi ko. Malaking paniki, inay. At nang tinanong ko siya, talagang hindi raw siya lumabas ng bahay. Ay, nako, Lauro. Baka naman nanaginip ka lang. Hindi po, inay. Totoo po yung pangyayaring yun. Hindi po ako nakatulog kasi hinihintay ko nga si Raquel na humiga sa tabi ko. Anak, mabuti pa matulog ka na uli. Ako na ang bahala na maghanda ng pananghalian natin. Sa tingin ko eh, hindi ka nakatulog dahil sa masamang panaginip mo. O sige, maiwan na kita. Matulog ka muna. Gigisingin na kita kung kakain na tayo. Parating na rin siguro ang itay mo galing sa palaisdaan. At si Raquel naman, baka uwi na rin yon galing ng palengke. Bakit kaya ayaw kong paniwalaan? Ano kaya ang ibig sabihin nun? Bakit naging paniki ang katabi ko? Bakit? Bakit?
Ay, tay. Tingnan yung bakon natin. Parang pausog ng pausog. Parang lumilit ang palaisdaan natin. Eh, no? Tingnan nyo. Ay, paanong nililiit, anak? Yung may-ari ng lupa na katabi natin, ay naman ang pagkamadaya ng ama niya. Kaya ganyan. Anong gagawin natin, itay? Pababayaan lang ba natin na unti-unti niyang kinakamkam ang lupa natin? Hayaan muna, anak. Tignan mo. Dahil sa kasakiman, hanggang ngayon di pa siya nakapagpatayo ng sarili niyang bahay. Itay, parang ayaw ko nang palampasin pang pandarayang ginagawa niya sa atin eh. Hoy, Lauro, kung ano man yung masamang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Mas maigi na itong tayo ang dinadaya kaysa tayo ang mandaya sa kapwa. Pero itay, sumusubra na siya. Kung pababayaan natin, baka wala nang mamanahin ang mga apulin niyo. Ayan o, tingnan ninyo. Dating hanggang doon ang nasasakupang palaisdaan natin. Ngayon maliit na, tingnan nyo. Hahayaan ba natin na makamkam niya ng lahat ang palaisdaan natin, ha, itay? Sobra ng... Tulad ng sinabi ko, anak, hayaan mo na lang siya. Eh, buti pa umuwi na tayo. Siguradong nakahanda na ang pananghalian natin. Tigman natin ang luto nila inay mo at ni Raquel. Halika na. Boyong, bakit parang natulala ka dyan? Nagiinuman tayo eh. Kailangan masaya ka, di ba? Mga pare. Uy, nako. Hanggang ngayon, di pa kumukupas ang alindog ni Raquel, di ba? Sabi ko na nga ba eh. Nakita mo na naman si Raquel. Bakit kasi hinayaan mong mapunta kay Lauro? Ha? Di ba mga pare? Nabiyan ako ni Lauro mga pare. Alam kong hanggang ngayon may pagtingin pa sa akin si Raquel. Hindi ko lang nasosolo eh. Nako. Wala nung ikinasal sila ni Lauro, hindi na kami nakapag-usap. Eh huwag mo nang isipin niya pare. Ito lang kasi kusuin natin. Tingnan mo ang baso sa harapan mo ha. Eh nag-uugal na sa tagal. Ha? Oo nga pala no. Oh, set mo muna. Eh, itatagay ko. Yeah. Talagyan ko. Yes, yes. Ayan. Yan! May kasabihan tayo, pare! Hindi maling magtagal sa nga, mga pare! Lagi nyo lang kinakantyawa rin! Oh, eh. Sige, one for the road pa! Yes, pare! Yes! Sige mo! Oh, tagay! Ayos siya, pare! Yan ang gustong-gusto namin sa'yo, eh! Hindi mahirap kausap, di ba, mga pare? Lauro, pagkatapos mong kumain, balikan mo na kaagad si Itay, ha? Baka hinahanap ka na. Ang dami pa namang trabaho ngayon sa palaisdaan. Kasi tag-ulan na. Ay, Raquel! Raquel! Oh, inay! Ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang itsura ninyo? Ay, saan ba kayo galing? Eh, galing ako doon sa likod ng bahay ni Boyong. Nag-inuman sila ng mga kaibigan niya. At narinig ko ang usapan nila tungkol sa'yo. Na hanggang ngayon pala ay may pagnanasa pa sa'yo. Kaya mag-ingat ka, anak. Shh, Nay, huwag masyadong ilakas ang boses. Nandito... Ha? Lauro? Nasaan ka? Aba, sino ka mo ang hinahanap mo? Si Lauro? Eh di ba kasama ng tatay mo sa palaisdaan? Eh, nagutom daw eh, kaya umuwi saglit. At pinababalik ko na ngayon dun. Aba anak, wala dito si Lauro. Nandoon siya sa palaisdaan.
Magkasama nga sila ng itay ni Yue. Eh, pero inay, umuwi siya. Katatapos nga lang niyang kumain eh. Ayan sa mesang pinagkainan... Ah, ha? Nasaan ang mga pinagkainan niya? Bakit nawala? At may paniki na naman nakapasok dito. Tsyo! 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 Anak, ano ba yung nangyayari sa'yo? Nananaginip ka yata ng gising. Inay, paano nangyari yon? Bakit naging paniki ang nandito? Hindi si Lauro. Paanong nangyari ito, inay? Paano? Pare Boyong, huwag mo na kayang ituloy ang masamang binabalak mo. Baka, madat ng kanila bro, mapapatay ka lang. Bakit? Mababayaan niyo ba akong patay niya? Sinubilin niyo na mga kaibigan kong mataling. Gusto niyo bang magtumpo na ako sa inyo? Ha? Gusto niyo? Eh, hindi naman sa ganoon pare, pero... Malang pero. Sinasabi ko lang. Iwanan niyo na ako. Wala kayong kwentang kaibigan eh. Iwanan niyo na ako rito. Sige. Hindi ka na namin iwan. Sige na. Gawin mo na yung plano mo. Masyado ka namang matampuin eh. Ano yan? Nakakapalindig. Balahibo naman yan ito pare. Ano yan? Huwag yata kayo eh. Sige, iwan niyo na ako dito. Ako nang mag-isang gagawa sa plano ko kayo rin. Malamang, tulog na yun ngayon. Bilisan mo na. Baka darating na si Lauro. Uuwi na yung mamaya. Sige na pare. Hindi na, uuwi yun. May kinausap akong mga kainuman niya na lagyan niya ng pampahilong inumin niya. Di na makakawin sa kaming ito. Magagawa ko na ang gusto kong gawin kay Raquel. Iping, ano yung sinabi mo sa akin na napansin mo? Maraming upos ng sigarilyo dito. Na? Sa may talahib sa likod ng bahay. Palagay ko may nagbabalak lang masama sa atin. Baka may nagtatangkang pagnakawan tayo. Kung ganon, kailangan doon natin itali yung isang aso. Para kung may pumunta man dyan na may masamang binabalak, malalaman natin. Ihahasa ko yung itag ko mamaya. At kung sino man yan, di sasantuhin ng itag ko. Ay nako, huwag kang basta-basta mananaga. Kilalanin mo muna kung sino. Maria, hindi pupunta ang sino mang tao dyan kung walang masamang binabalak. Anong dahilan bakit siya pupunta dyan, Abel? Sa bagay, tama ka. Kung ganun, mag-ingat ka, Ipeng. Aming mainit ang ulo mo, pare. Hindi ka nagtagumpay sa plano mo kay Raquel kagabi. Kapagtataka, sabi nung kaibigan ko, marami daw inilagay na pampahilo sa ininom ni Laro, pero nakauwi pa. Talagang natibay din sa inuman. Hindi basta-basta nalalasing.
Daig ka niya sa inuma, pare. Di ba? Alam ko, mas malakas akong uminom sa kanya. Ah? Saka birang uminom yun eh. Pare. Ayaw na naman si Raquel. Tingnan mo. Parang plano yatang maligo sa ilong. Oo nga. Yeah. Grabe. Oo nga. Grabe yung katawan mo. Talagang ganda pa rin ang katawan niya. Hindi pala sa pag. Hindi ako titigil. Anong gagawin mo yan, pare? Hanggat hindi ko maaangkin ang alindog niya. Ang daming pagdalal. Gawin mo lang kasi kagad, pare. Hindi na. Pare, may bantay. Oh. Ano mo? Na? Kasunod pala sa kayo si Laura. Oo nga. Asa si Laura? Wala naman siyang kasama. Nag-iisa lang siyang naglalakad patungo sa ilog. Nako, malabo na ba yung mga mata mo, pare? Ayun o! Nasa likuran niya si Laulo, kasunod niya. Huwag diba? Mo nga akong lukuhin. Nako! Nag-iisa lang siya. Nako, sige! Aangkinin ko siya. Si Raquel, inalis na niyang lahat ang saprot niya sa katawan. Wow! Napakaganda talaga niya. Kitang-kita ko na ang buong katawan niya. Hihintayin ko na siyang lumusong. At saka ako siya tatagmahin. Oh, lulusong na siya. At papalapit na dito sa kinaroroonan ko. Ngayon, dadagmain na kita at wala ka nang magagawa pa. Ayan, hindi niya ko napansin dito sa kinaroroonan ko. Natatakpan ako ng mga dahon. Nasaan na siya? Bakit biglang naglaho sa paningin ko? May sumuntog sa akin. Naiilaw ko. Mga kasama! Tulungan niyo ako! May sumuntok sa akin! Tulong! Anong nangyayari sa mga kasama ko? Parang yun ang bumugbog din sa kanila. May sumuntok na naman sa akin! Ano ko na roon? Bakit ako nakahinga dito? Tulungan niyo ko! Tulungan niyo kami! Kinagaganda kami ng panig eh! Alay! Alam ko na. Maalala ko na ang nangyari sa amin. Tulungan niyo kami! Yung may bumugbog sa amin na hindi namin nakikirala. Aray! Nagagat ako ng panig! Mga kasama! Tumayo kayo! Hindi na kami magkatayo, Boyong! Labog na ang aming mga katawan. Pareho lang tayo. Hindi na namin kaya. Isip na Lauro yun ha. Palagay ko siya kung may kagagawa nito sa atin. Yan rin ko. Ang daming paniki, pare. Kakainin tayo ng mga ito. Ang lalaki pa. Dumarami ang mga paniki. Talagang kakainin tayo ng mga ito. Hindi kami nakakalay dito. Ipilitin natin ito kayo. Andiyan na yung maraming daga. Nandiyan ang mga daga. Nakatayo na ako. Tayo na. Sige, tumayo kayong lahat. Ganda ko tayo pabaya ng mga paniki. Kinaganda ko na dagar sa daliri ko. Alam po na. Tumayo tayo dito. Parang dumanda ng mga paniki. Bilisan nyo. Hey, Lauro, bukas maaga tayong pupunta dito sa palaisdaan para matapos na natin ang ginagawa natin. Opo, Itay. Sige, tayo na.
Medyo nakakaramdam na ako ng gutom eh. Umuwi na muna tayo. Opo, itay. Sige. Ha? Tayo na. Sandali lang. Itay. Parang may parating na sasakyan ng pulis dito sa atin ah. Sino kaya ang mga yan? At baka anong gagawin nila rito? Baka may hinahanap silang nagkasala sa mata si Tay. Alam ko na. Baka si Boyong ang hinahanap nila. Loko yun ah. Baka may nagrabyado na naman sa ibang lugar. Itay, may pulis na dumating. Magandang araw po. Sa inyo, ikaw ba si Lauro? Opo. Ako nga po. Ano pong ipaglilingkod ko sa inyo? Sumama ka ng maayos sa amin. Inaaresto ka namin sa salang pagtangkang pagpatay. Ha? Hindi. Wala akong ginawang masama. Hindi totoo yan. Hindi! Sasama kaya sa pulis si Lauro. Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Paniki, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalope. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.